Madami niya ang nagsasabi sa ganda ng ipinapakita ng Converge Fiber Xers sa elimination round ng Governor's Cup ay tiyak papasok nga ito sa playoffs at posible pasukin na rin ang finals ng Governor's Cup. Pero sa huling tatlong laban ng Barangay Ginebra, rather ng Converge Fiber Xers ay hindi na nga maganda ang ipinapakita ng nasabing team, especially ang kanilang import na si Jamal Franklin at syempre ang kanilang head coach na si Coach Alden Ayo. At ayon nga sa report, sa tatlong laban or sa huling laban ng Converge Fiber Xers kontra sa Barangay Ginebra, ang import, ang head coach ay hindi na magkasundo. At meron pang insidente na muntikan na nga ito magkaaway or mag-away. At ayon nga kay mismo kay Idol Snow Badwa, ang head coach ng Converge Fiber Xers na si Coach Alden Ayo ay on his way out na daw. Hindi pa nila sinasabi kung ano ang dahilan. At kung meron man dahilan, isa na nga dito ang hindi magandang performance na nga ng Converge Fiber Xers. At isa na rin dito sa nakikita ng management ng Converge Fiber Xers ang kanilang relation sa kanilang import. Alam natin na si Jamal Franklin, isa sa mga pinakamagaling na import ngayon sa Governor's Cup dahil nag-a-average lang ito ng 37 points per game at 10 rebounds plus assist, na kung saan isa nga ito sa mga leading assist ngayon or leading assist maker sa Governor's Cup. At inaasahan na dadalhin nga ni Jamal Franklin ang Converge Fiber Xers. Pero sa hindi na nga magandang pinapakita ay nakikita na rin ng Converge management kung ano nga ba ang posibleng dahilan kung bakit nagkakaganon ang import ng Converge Fiber Xers. At ito na nga ang tinutukoy nga na posibleng dahilan ang kanilang head coach na si Coach Alden Ayo. Alam natin bago pa man pumasok sa Converge Fiber Xers bilang head coach si Coach Alden Ayo ay mayroon na itong dating problema na kung saan naging head coach nga ito ng UST Tigers at dinala nga ang kanyang mga player papunta sa Bicol. Pero pagdating sa Bicol ay nagkaroon ng problema dahil sa paglabag sa health and safety protocol, dahilan na para iban si Coach Alden Ayo sa UAAP. Pero ito na naman, meron na naman panibagong issue si Coach Alden Ayo. At alam nyo ba, ayon mismo kay Idol Snow Badwa, kung papalarin ay kung mawawala na nga at on his way out na si Coach Alden Ayo, isa sa malaking posibilidad na posible magpalit or magiging head coach ng Converge Fiber Xers ang Kapampangan na coach. Alam natin ng may-ari ng Converge Fiber Xers ay Kapampangan at ang kanilang team manager ay si Governor Pimeda na Kapampangan din. Kaya malaki ang posibilidad na anytime ay magkakaroon na rin ng Kapampangan na coach ang Converge Fiber Xers. Ang tinutukoy po ni Coach Alden Ayo, rather ni Idol Snow Badwa, ay si Coach Yeng Yao. Alam natin na ang performance ni Coach Yeng Yao, marami na nga ito nakuha na kampyonato. At tiyak kung sakali man makukuha nga ito ng Converge Fiber Xers, ay tiyak posible malaki ang tsansa na makukuha o makakuha ang Converge Fiber Xers ng kampyonato sa ilalim ni Coach Yeng Yao. Dahil na independent team ang Converge Fiber Xers ito, at dahil na rin sa napapabalitang pagbebenta na ng Rain or Shine Elasto Painters ng kanilang prangkisa, ay malaki na nga ang tsansa na ilipat na ng Converge Fiber Xers bilang head coach si Coach Yeng Yao. Kaya aabangan natin yan kung ngayong season ba or sa susunod na season magkakaroon na ng bagong head coach ang Converge Fiber Xers, or mananatili bang si Jamel Franklin ang import, or mananatili bang bilang head coach si Coach Alden Ayo. Komento na sa baba ng video kung karapat dapat bang palitan na ang import ng Converge Fiber Xers or ang head coach ng Converge Fiber Xers. At bago pa nga natin tapusin ang ating kwentuhan, shout out muna tayo sa team mga followers at subscribers kay Sir Hilario Marasigan, Mervin
Maturan, Kagawad kat sa kinudukusin ng Agonoy Bulacan, Ronald Bersubidad, Anthony Lakialon, Gerald Jimenez at si Mr. Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawang yung pagsuporta. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe to Sports Channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan at pakibisitan rin po ng Facebook fanpage ko para updated kayo minuminuto sa lahat ng sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.